Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, Bong. Iyo pala. Magandang gabi sa'yo, Kuya Rick. Magandang gabi naman. Oh, umasok kayo. Salamat. Nasa kwarto si Bunny. Hindi makalabas ng kwarto dahil iyak yung anak ko eh. Kung alis siya ng kwarto, iyak yung bata. Siya nga pala, Kuya Rick. May kasama pala ako. Siya si ate ko, si Ate Ara. Maganda nga ang babae ito. Karating niya yan, galing Amerika. Ate, siyang kuya ni Vani, si Kuya Rick. Kinagagalak kitang makilala. Ara. Ako rin, kinagagalak kitang makilala, Rick. Pero, sandali, kilala mo ako? Kilala kita. Dahil, kinikwento ka sa akin ng kapatid ko. Kaya kilala na kita sa pangalan. Mabuo kayo. Diyan nga pala. Get to drink? No, thanks. Salamat na lang. Okay lang kami, Kuya Rick. Busog ba kami? Kasi katatapos lang namin kumain bago kami pumunta rito. Ganun ba? Hindi kasi makalabas-labas ang kapatid ko sa kwarto dahil hindi pa masyadong nakakatulog yan ako. Siya nga pala, ate. May anak na kasi itong si Kuya Rick na siyang inaalagaan ni Vani. Pasensya na kayo, pero papasok na ako sa kwarto at titignan ko kung nakatulog na yung bata, ha? Sige. Sige, Kuya Rick. Talaga bang ganun ang kuya ng nobya mo? Sa tingin ko eh, suplado ang kuya ng nobya mo. Oo, pero kabaligtaran naman siya sa ugali ng aking nobya dahil napakabait noon. Sa bagay, may tsurang kanyang kuya. Yun nga lang, mukhang masungit. Narito na pala siya. Pasensya na kayo. Pinatulog ko pa kasi yung pamangkin ko. Yun nga ang sabi ng puya mo. Siya nga pala, Vani. Ang Ate Ara ko. Ate Ara, si Vani, ang nobya ko. Kumusta ka na, Ate Ara? Ang ganda-ganda mo pala. Ikinagagalak kitang makilala. Ako rin. Hindi pala nagkamali ang kapatid ko na ligawan ka dahil ang ganda-ganda mo. Salamat. Sandali, nagmerienda na ba kayo? Okay lang kami. Inalok na kami ng kuya mo, kaya lang busog pa kami. Sandali lamang ha. Umiiyak ulit yung alaga ko eh. Takot kasi yun na maiwanang mag-isa. Ipagpaumanhin ninyo at iwanan ko lang sandali kayo. Kuya, kanina pa umalis yung magkapatid. Ano pang ginagawa mo dito sa sala? Ang ganda pala ng kapatid ng boyfriend mo. Ha? Hindi kaya magalit si Bong kung ligawan ko yung ate niya. Ano? Maganda si... Ano nga ulit yung pangalan ng kapatid ni Bong?
Ara. Oh, ang ganda ng pangalan. Singganda niya talaga. Hmm. Kuya, parang may naamoy yata ako ah. Posible kaya na maging magbilas din tayo bukod sa pagiging magkapatid tayo. Kuya! Ate, kumusta si Vani sa'yo? Pasado bang nobya ko sa'yo? Oo. Mabait siya. Gusto ko siya na makasama mo sa buhay. Salamat dati ha. Kahit ganun ang kuya niya eh, mas pinigyang pansin mo ang magagandang katangian ni Vani. At nangibabaw pa rin ang kabutihang loob ni Vani. At hindi ang hindi magandang pag-uugali ng kanyang kuya. Siyempre naman. Optimistic ako na tao. Ang magaganda lamang ang binigyang halaga ko, hindi ang kanilang kahinaan. Dahil lahat naman tayo ay hindi perpekto, hindi ba? Oh, may kumakatok. May inaasahan ka bang bisita ngayon, Bo? Wala naman. Oh, tingnan mo. Baka isa yan sa mga kamag-anak nating nakibalita ng pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Oh, sige, dyan ka lang ha. At pagbubuksan ko kung sino man yung nasa pinto na kumakatok. Okay, sige. Bong? Kuya? Naririto pa ba ang ati Ara mo? Ha? Oo. Alika, pumasok ka. Naroon kami sa kusina. Ngayon lamang kami nag-agahan eh. Halika Kuya Rick, pumasok ka. Sandali ha. Ate! Oh, Bong! Bakit mo ako tinatawag? Halika, may bisita ka. Sinong bisita? Ara, magandang umaga sa'yo. Ha? Papunta sana ako sa trabaho ko nang may makita akong nagtitinda ng bulaklak. Eh, dumaan muna ako. Kasi nagaganda na ako dun sa bulaklak eh. Kaya dinaanan ko muna at bumili na ako. Ha? Ara. Oh. Napakaganda mo eh. Sa palagay ko, namihag mo na yata yung puso ko na matagal na natutulog. huwag kang magagalit dahil kaya kito nasasabi sa'yo dahil alam mo na, sa tulad kong mga lalaki, kapag may gusto sa isang babae, talagang ay hindi mapigilan ng sarili. siya nga pala, ito yung bulaklak at chocolate para sa'yo. Ang dami mong sinabi. para sa akin ito? Oo, para sa'yo. Talagang sinadya kong binilihan para lang magpunta rito at ibigay sa'yo. Kayata kay Kuya Rick ha? Parang magiging bayaw ko na siya, ate. Ha? Alam mo bang kaninang umaga lamang nagpakita ng kabaitan sa akin ng Kuya Rick? Ano? Oo. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang totoo niyan, eh, inis na inis sa akin si Kuya Rick. At kung hindi lang kay Bunny, at kung hindi ko lang siya iniisip, baka nagkasunto ka na kaming dalawa nun. Ano? Teka. Bakit mo sinasabi sa akin mga yan?
Hindi ba't dapat eh, ikukubli mo ang hindi magandang pakikitungo sa iyo ng kuya ng nobya mo? Eh, nagtataka lang kasi ako, ate. At biglang-biglang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Nagulat nga ako kanina eh. At naparito siya. At malakas ang hinala ko na tinamaan sa iyo ang kuya ng nobya ko. Sa bagay, hindi ako magtataka. Sa ganda ko ba namang ito eh? Hindi niya ako mapapansin. Ate, hindi mo lang alam kung gaano kasungit si Kuya Rick. Ngayon? Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magbabago ang ugali ng kuya ng nobya ko dahil sa iyo. At bakit mo naman sinasabi yan sa akin? Binibuild up mo ba sa akin ang mukong na yon? Eh, samantalang may asawa na siya? Ano? Wala pang asawa si Kuya Rick, ate. O hindi ba? Pinapatulog nga ng nobya mo ang bata na sinabi niyang anak niya. Nagkaanak lamang siya sa babaeng una niyang minahal. Pero sa kasamang palad, pinagpalit siya sa iba sa kanya iniwan ng bata. Oh, ganun ba? Oo, ate. Eh, ibang-iba nga ang dating ni Kuya Rick kanina eh. Ang amo niya. Biglang-biglang ang pagkaamo niya sa akin. Ang sungit-sungit kaya nun. Kung hindi nga lang kapatid niya si Bani, nako, sinuntok ko na yun. Eh, asar na asar ako sa kanya eh. Mm. Walang araw na hindi ako pumupunta sa bahay nila nang hindi yun nagpaparinig sa akin. Ang supra-suplado. Pero kanina, hindi ako makapaniwala. Parang maabong tupa. Ah, siguro dahil aburido siya sa buhay, kaya gano'n ang itsura niya. Sinabi mo pa, ate, at ngayong kursurada ka na niya, eh, pahirapan mo rin para may ganti mo ko. Sira! Ah, siya nga pala, ipakilala mo nga siya sa akin. Malay natin, magustuhan ko siya at magustuhan din niya ako. Eh kahit papaano, magkakaroon ng kulay ang nalalabing sandali ng buhay ko sa mundong ito, Bong. Bani! Bani! Oh, kuya! Bakit? Huwag mo itong pamangkin mo. Kanina ko pa pinapatahan yan, ayaw tumahan. Hinahanap pa yata. Oh, pamangkin! Tama na, han. Dito ng tita. Tahan na. Oh. Yan, tumahan na siya. Ganun lang yun, kuya. Amo-amo lang ng konti. Teka, bis na bis ka yata. May lakad ka ba? Oo. Oh. Ah, alagaan mo muna yung pamangkin mo. Siya nga pala. Pupunta ko doon sa bahay ng nobyo mo. Ha? Huh? Bakit? Huwag ka nang magtanong. Basta, alagaan mo yung anak ko at pupunta ko doon sa bahay ni Nabong. Sigurado ka? May gusto si Kuya Rick sa Ate Aram mo? Oo, Bani. Malay mo, magkagustuhan silang dalawa. O, di solve ng problema nating dalawa. Eh, magugos din kaya ng ate mo ang kuya ko? Alam mo naman ang ugali nun. Eh, sinabi ko na yun sa ate ko. At ang sabi, susupukan daw niyang baguhin ang kuya mo. Eh, hindi naman kaya lulukuhin ng ate mo ang kuya ko. Alam mo naman, kahit ganun yun eh, kapatid ko pa rin. Sweetheart, kaya nga naririto ang ate ko para lumimot. Bakit? Eh, tulad ng kuya mo. Iniwan din si ate ng lalaking minahal niya ng labis. Kaya, ito siya ngayon. Gustong lumimot.
Para yatang pinagtagpo sila ng panahon. Kinabi mo pa. At kung sakali, mareresolba na ang matagalan nating problema. Dahil kung magkaibigan silang dalawa, baka sabay pa tayong haharap sa altar. Oh, hindi ba? Exciting? Oo. Oh. Oh, kuya. Naririto ka na pala. Di ka pa ba natutulog? Gabing-gabi na ah. Eh, bakit ikaw? Gising ka pa rin. Nagising kasi yung anak mo, kaya nagtimpla ako ng gatas niya. Bani. Oh, kuya, bakit? May problema ba? Gaano ba pa talaga kilala si Ara, yung ate ni Mang? Parang alam ko na. Tinamaan ka kay Ate Ara, no? Dami-dami mong sinasabi. Inagtatanong lamang ako sa'yo eh kung ano nung sinasabi mo. May gusto ka kay Ate Ara, no? Uy, aminin. Para nagtatanong lang eh. May gusto lang ganang sinasabi mo dyan. Eh, aminin mo na kasi, kuya. Crush mo si Ate Ara, no? Sagutin mo lang yung tanong ko sa'yo. Gaano mo ba talaga kagilala si Ara, ha? Kuya, sige. Magsungit ka pa at hindi kita tutulungan kay Ate Ara. Sagutin mo muna kasi yung tanong ko sa'yo. Gaano mo siya kakilala? Eh, hindi ko pa siya ganun kakilala. Eh, pero ayon kay Bong, mabait daw ang kanyang ate. Pero tulad mo, mataray daw. Pero magagarantihan ni Bong na mabait na tao si Ate Ara. Magandang gabi sa'yo, Kuya Rick. Oh, Bong. Ito pala. Gandang gabi naman. Ah, lika. Pasok ka. Salamat, Kuya. Nasa kwarto si Bonnie. Pinapatulog yung bata. Ah, sandali lang at tatawagin ko yung kapatid ko. Ah, okay lang sa akin kung nagpapatulog pa siya ng bata. Ayan mo munang makatulog yung bata. Saka na natin tawagin ang kapatid mo. Ah, oo. Pinapatulog pa niya yung bata eh. Siya nga pala, Bong. Pagpasinsyan mo muna ako nung mga nakaraang araw. Kasi medyo nag-aalala lang ako eh sa buhay. Medyo nagka-problema, konti. Ngayon, hindi ka na ba nag-aalala sa buhay mo? Hindi ka na ba aburido? Yun na nga eh. Alam mo, mula nang makilala kong Ate Ara mo, biglang nawala lahat yung pag-aalala ko sa buhay. Parang nagbago ng direksyon ng buhay ko. Huwag mong sabihin sa akin yan, kundi sa Ate Ara ko. Bong? Flowers and chocolates para sa'yo. Rick? Ang ganda-ganda niya talaga. Ngayon lamang ako ulit magkagusto sa isang babae. Sana pareho kami ng naramdaman dalawa. Ara, mahal kita. Ha? Rick? Unang beses lamang kitang makita. Nabihag mo na ang aking puso. Kaya, ikinagagalak ko kung papayagan mo kung dalawin ka dito sa inyo. Gabi-gabi. Ara,
Will you marry me? Rick? Ano ang kapalarang naghihintay kay Rick at Ara? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.